Hi everyone, this is Jerome Martinez Davis, ang BossKa-Reppa ng Bicol, and you are watching Hustle Sports. Yo, what's up? This is Jerome Martinez Davis, 27 years old, tubong Bicol. Ang height ko is 6'2". Ang posisyon ko sa basketball is small forward and shooting guard. And dati ako naglaro sa Lyceum of the Philippines University. Nagsimula ako mag-basketball late na. Natuto ako mag-basketball at 15 years old. Parang napilitan lang ako noon para makapag-aral ng libre. Since may height ako before, may nag-offer sa akin na school dito sa Bicol. Ang pangalan niya is Sheffieldville. Binigyan nila ako ng tirahan, ng pagkain, and scholarship. So sila na rin nagturo sa akin mag-basketball. So doon ako nagsimula. Nagsimula ako late na. And like ang sabi ko dati, wala akong hilig sa basketball, pero habang tumatagal, napamahal na rin ako sa basketball and kinarir ko na siya. Sino ang nag-inspire sa akin sa paglalaro ng basketball? Siguro yung mga idol ko like Kagiwa, na hanggang ngayon idol ko pa rin. And sa NBA naman is si Baron Davis. So sila yung mga naging ano ko, di ba? Naging idol ko, naging inspiration ko para maglaro ng basketball. May naka-discover sa akin, naglaro ako ng palarong pambansa way back 2010 sa Tarlac. Then may nakakita sa akin ng coach ng Catanduanes. Nirekomenda ako sa coach ng Lyceum of the Philippines University, which is si Coach Bonitan before. So pinuntahan ako ni Coach Bonitan dito sa Bicol. Then nag-try out ako dito. Then nagustuhan naman ako ni Coach Bonitan kasi kailangan nga ng mga player before. Kasi e-entry pa lang yung Lyceum sa NCAA noon. So yun, nabigyan ako ng chance. Laking pasalamat ko kasi nabigyan ako ng chance. So ano ang pinaka-best experience ko sa paglalaro ng basketball? Siyempre, ang pinaka-best experience ko is makapaglaro ng NCAA kasi hindi naman lahat nakakapaglaro ng NCAA. So isa ako sa binigyan ng chance para makatapak din sa ligang yan, mataas na ligang yan. So thankful ako, di ba? Kasi kahit from province ako, nabigyan ako ng pagkakataon na para makalaro dyan. Di ba? And marami pa akong mga good experience na experience sa pagbabasketball. Pero number one yun, makalaro ako sa NCAA. And syempre yun, nakilala na rin ako sa Bicol dahil nga sa paglalaro ko ng NCAA, di ba? Parang ako yung nagre-represent ng Bicol dati. Di ba? Kasi konti lang kami player noon ng taga Bicol. Karamihan talaga, taga Visaya, taga Mindanao, di ba? Kapampangan, di ba? Yan yung mga marami silang player. Kami, konti lang kami mga taga Bicol. Kaya nakaka-proud din. So isa yun sa mga best experience, yung makapaglaro ko ng NCAA. Ano naging dahilan bakit ako huminto sa pagbabasketball? Yun na nga, sad to say, na-injured ako. Pero hindi ako na-injured sa Lyceum. The reason kung ba't ako umalis sa NCAA kasi kailangan ko nang pumunta ng Amerika before kasi yung tatay ko is American. So kailangan ko nang pumunta. Kailangan na talaga. So wala na ako ibang choice kundi iwan talaga yung pagbabasketball, which is sayang, diba? Pero kailangan eh. Tapos na nasa US ako is nagba-basketball pa rin ako. Tapos doon ako na injury. Sad to say na nagkaroon ako ng ACL ako. Na ACL yung tuhod ko, left knee. Na until now hindi ko pa siya pinapa-opera kasi nung nagtatrabaho ko before sa US, afford ko naman yung pampa-opera. Ang hindi ko lang afford is yung hindi ako makakapagtrabaho ng 6 months, which is hindi talaga pwede kasi ako yung bumubuhay sa pamilya ko. So, wala siyang choice. Pero ngayon, may plano pa naman ako ipa-opera siya. And syempre, nami-miss ko na rin yung basketball. Almost 3 years na ako hindi naglalaro ng basketball. So, yun yung nakapagpatigil sa akin. Yung injury. ACL. Anong naging mindset ko nung time na na-injury ako? Sobrang nakakalungkot. Kasi basketball na lang yung nakakapagpasaya sa akin dati. Tapos, nawala pa siya, diba? So, sobrang nakaka-prostrate dati. Kasi naiinggit rin ako sa mga teammate ko na until now naglalaro pa rin sila. 'Di ba? Lagi kong iniisip na sana nandiyan ako, sana naglalaro din ako, 'di ba? Pero wala, siguro may plano sa atin yung Diyos. Just like nga na nangyari ngayon na naging vlogger ako, kilalang vlogger dito sa Bicol, siguro yun yung pinaka-plano sa akin. Kasi after ko ma-injury, doon na yung way na pinuntahan ko yung pagiging vlogger. Then naging okay naman. So, ang pinaka-inisip ko lang talaga dati nung na-injury ako is kala ko tapos na. Pero syempre, naniniwala ako na may plano nga sa inyo. So, binigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi nga sa basketball, pero sa ibang larangan naman.
anong advice ko sa mga kabataan na gusto maglaro sa like ng nilaroan ko at nilalaroan ng iba na matataas na liga like NCAA? Sa akin is trabaho lang. Kasi ako, like nga nasabi ko kanina, late na ako natuto mag-basketball. Diba? 15 years old na, who knows, diba? Trinabaho ko lang, then ginol ko lang talaga na makapaglaro sa NCAA. Diba? So, sabi nga is, kung mag-goal ka na lang, mag-goal ka na ng Ferrari. Diba? Hindi mo man makuha yung Ferrari, may kotse ka pa rin. So, ganun nangyari sa akin. Ang pinaka-goal ko talaga dati is UST. Diba? UAP. Diba? Yun talaga yung pinakang-gustong-gusto kong school na pasukan, UST. Then, hindi man ako nakuha ng UST, Lyceum pa rin ako, 'di ba? Mataas na liga pa rin. So, 'yun, trabaho lang. Walang magic sa basketball. Kailangan mong trabahuin, lalong-lalo na pag nasa Manila ka, 'di ba? Walang ano doon, wala doon, 'di ba? Favoritism, walang palakasan. Pag mahina ka, mahina ka. Pag malakas ka, malakas ka. Ganun 'no. Kaya trabahuin mo lang, kung may pangarap ka, trabahuin mo. That's it. Ayun, 'yun nga, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin before sa basketball, 'di ba? Hanggang ngayon, 'di ba? Kasi karamihan ng mga supporter ko dati sa basketball is naging supporter ko rin dito sa pagbo-vlog ko ngayon. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng nandiyan na sumusuporta sa akin kahit saan man ako mapunta, 'di ba? Yung mga tropa ko, mga kaibigan ko dito, yung mga supporter ko diyan. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat. Mabuhay kayo. And that's it. Peace out. Thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe to this channel. God bless and peace out.